Hello guys! What's up? What's up? So welcome back sa aking YouTube channel. So guys, nandito tayo ngayon ulit sa Madis Bike Shop dito yan sa Malinta, Valenzuela City. Magbabike check tayo guys ng isang malupitan. Ayan. Pero abot kaya na road bike. Siyempre dito yan sa Madis. Ayan. So magbabike check natin dito ang Summit Demon C8. Five, ang ganda nito guys. Ayan, nung nagkakahalaga nga pala to guys ng 'Yung ating iba bike check ang napakagandang Summit Demon. Ayan guys, bago ko makakalimutan, tumitimbang nga pala yan guys ng 9.32 kilogram. So napakagaang ng road bike na to guys. Ayan, so sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame guys. Ang frame niya ay glossy gray. Ayan, ang size ng top tube niya guys ay 49. Yung top tube niya guys ay 51, yung head tube niya guys ay 120 mm or 12 cm, 51 cm, 49 cm. So yun yung kadalasang binabike check natin sa road bike. Ayan, napakaganda nito. Tapos guys, yung mga decals niya na mga kulay itim, glossy black na paint na pag kinapa mo, para siyang sticker. Ganon din dito sa Demon C85. Demon C85 dito. Siyempre may dalawang lalagyanan yan ng inuminan. O ayan o. Oh. So pag road bike talaga, ang kadalasan yon dalawa ang lalagyanan ng inuminan. At yung seat stay niya guys, pabilog na payat. Ayan. So based dun sa geometry ng ating frame, ang frame natin ay lightweight. So may mga iba't ibang frame kasi ng road bike. Merong endurance, merong lightweight, speed, yung aero. So ito ay lightweight since ang timbang natin ay 9 point something kilogram. Nakalimutan ko na kagad, ang bilis ko nang makalimot. Ayan. At dito sa kanyang chainstay guys, may bewang na konti, ayan. Tapos pa-flat na siya. At dito dumaan yung kanyang kable ng RD. Ito nga pala guys ay hindi siya smooth welding. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, saka dito. Pero malinis yung pagkaka-welding niya guys dito. Compare mo naman dito. Dito kitang-kita yung maraming uod ng pagkakahinang. Pero dito medyo na-grinder siya ng konti. Ayan.
Oh, 'di ba? Ang ganda. Tapos hindi magkatapat tong top tube saka seat state. 'Yun. At syempre, yung kanyang head tube niya, guys, tapered. Ayun, ang ganda nito, no? Tapered na siya, guys, na mayroong bewang dito, sexy. Tapos may sagmit. Alam ko naka double-sided lang 'to, guys, eh. Nakadikit lang tong sagmit na 'to. Paki-correct ako, guys, kung mali ako. Pero alam ko talaga nakadikit lang 'yan. Ayun, made of alloy or aluminum alloy 6061 ng ating frame. Tapos itong fork natin, guys, ay made of carbon. Carbon lodi. Ayan, guys, may nakalagay, no? Fat carbon sagmit. Ang ganda nito, guys. Promise, oh. Ayan, medyo malapad dito din. Pakitid na dito. Ayan. At ang ating hubs, guys, ay gawa pa rin ng sagmit. So, mukhang ano to? Sagmit talaga lahat ng parts natin dito. Titingnan natin. Ayan, sagmit ang hubs. 2, 4, 6, 8, 10. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 holes. Quick release. Sealed bearing. Alloy loady. Tapos bladed ang ating spokes, guys. Stainless na ito, guys. Stainless. Stainless ang ating spokes. Ayan, no? So, salamat sa nag-comment na namamagnet yung bakal. Tapos yung stainless, hindi. Ayan. Tapos yung ating alloy. Double wall. Na ang tatak ay system sagmit. Ang ganda nung ano niya, guys. Alloy niya, oh. Yung rims niya, ang ganda. Ang kapal nung ano niya dito, pintura. Ah, hindi. Sticker pala to, guys. Sticker to nakikita natin na sagmit. Pati itong system on. Sticker din yan, guys. Ang ganda, guys. Na 40 millimeter ang lapad ng ating double wall alloy na rim. Ayan, sa kabila, ganun pa rin. Alloy na hubs. Tingnan natin yung tatak kung makikita natin. Pero sa harapan, sagmit. Ayan, sagmit din dito sa likuran. Quick release. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 16. Saka, ayan, ang hina natin sa mat. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 holes. Ayaw gumana ng utak natin. 24 holes yung likuran. Ayan. Ano rito? 8, saka 16 dito sa kabilang side. Magkaiba, guys. Galing, ganun ba talaga sa road bike? Na doble yung spokes dito sa right side. Dito kalahati lang. Ayan. At syempre, stainless ang ating spokes. Double wall alloy na rim na may tatak na sagmit. System on, ayan, 40 millimeter ang lapad. Yung gulong natin, guys, Kenda, ayan, na 700 by 23 COI. Ang ano nito, guys, ang kitted nito, pangarerang pangarena na to. Ayan. At dito syempre tayo sa ating rim brake, sagmit yan, SC50 made of alloy din yan, guys. Ganon din sa harap, sagmit, alloy din na rim brake. So nakalimutan na natin yan. Sabi sa akin, guys, mas malakas daw ang preno ng rim brake kesa sa disc brake. Pero base sa aking experience nga, guys, parang totoo. Ayan, paki-comment naman, guys, sa inyo sa experience. Pero para sa akin, mas malakas ang rim brake kesa sa disc brake. At ang bilangin natin, pero yung bago yung guys, pakinggan muna natin. Ang kunat nito, guys. Oh, wow. Ang ingay. Woo! Tunog mayaman na to, guys. Pagtitinginan ka na makakadinig dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed. Tantatak, Sunshine SA. So, apakarami ko nang nabay-check na Sunshine's SA ang ating cogs. 11 to 36 yata to, guys. Yeah, tama tayo. 32 lang pala. 11 to 32 na 11 speed. Tapos ang RD niya, guys. Oy, dropout. Ang ganda, guys. Kulay pula. Wow. First time natin na nakapag-bike-check na decolor. Ang dropout de color, eh, no? At ang ating RD ay Senza Empire. Ang liit. Promise. Pero ang laki ng pulley niya. Yung ikinaliit ng RD, siyang inilaki ng pulley. Plastic yung pulley niya, guys, parehas. Ang laki talaga ng pulley. Tapos ang cute ng RD niya. Oh. Mukhang all alloy yata to, guys. Ayan, ang ganda ng RD. Alloy yung dito niya, oh. Ang ganda talaga. Uy. Tapos, Ragusa, sagmit. Eh, Ragusa to. Tapos, sagmit yung kable. Wow, pati kable, yayamanin. At yung ano natin, chain. Ano tong chain na to? Taya.
Matayat-tayat. Ayan, na may black at silver. Ang tatak niya, guys, taya. Nakita ko yung tatak niya. At ang FD natin ay Empire. Naka, ano ba tawag dito? Naka-tornilyo dito. Hindi ko alam tawag niya sa FD niya. Sa Empire. Sensa rin to, guys. Ayan, no? Sensa Empire na 2x. At syempre, ang ating crank set. 170mm ang ating crank arm na gawa ni Solane. Anong model to? Venus. Ayan, naalala kong Sailor Moon. Sailor Venus. Ayan. Hollow Tech. May taas mo yan. May lagusan dun, no? Ayun. So, pwede kang pumasok at lumabas. Removable chain ring. 1, 2, 3, 4, 5. Lima yan. Alloy. Ang ating chain ring na naka 36, 50 teeth. 36 yung pinakamaliit. 50 teeth yung pinakamalaki. Tapos, ang BCD niya is 110mm. So, kompleto yung information na nakikita natin dito. Ayan. Yung bottom bracket niya, guys, wala akong makikita ng tatak. Ayan. Kasi may mga nagtatanong sa akin kung ano daw tatak ng bottom bracket. Sorry, guys, wala talaga akong makikita. Yung seat clamp niya, guys, is Aerowick. Ayan. Alloy din yan. Tapos, ang seat post niya ay E-Speed. Ano to? In-Speed. O, tama? In-Speed nga, guys. In-Speed na made of aluminum alloy, 31.6 ang taba, 350mm ang haba. Naka-setback. Ito, ganito yung nahanap ko, guys. Yan, na seat post. At syempre, ang pedal natin ay aluminum alloy na malapad. Ayan, ball bearing pa yan. Ang upuan natin, huy, pangarera to, guys. Ang haba, manipis, matigas ang foam. Ayan. Tapos, may hiwa, may daanan ng ihi. Ito, singawan ng utot. So, makitid to, guys. Ayan. So, malamang at sumalamang, lalapad ang point mo dito. Ang sarap po pa na ito, guys. Oh. At dito tayo ngayon sa drop bar. 390mm ang haba niyan. Made of alloy. Na ang tatak ay Trubative. Ano to? Trubative riser bar. Aluminum 66. Ayan. Six, ano to? 390mm ang haba na ito. Ay, ang sarap ng bar tape niya, guys. Ang sarap hawakan. Promise, oh. Parang dumidikit yung kamay ko. Wow, ang ganda nito. Tapos yung ano niya, guys, sa double tap. Ayan. So, hindi siya STI, guys, eh. Naka-double tap siya. Sensa, palagay ko Empire din to. Ayun, Sensa Empire nga, guys. Ayan. Nanguhula na tayo, eh, no? At ang stem natin, guys, ay Trident GX10 made of alloy. 80mm. Uy, naka-Mountain Peak na headset. Ano na tayo, guys. Upgraded to. Oh, hello. Tapos ang ano niya, spacer carbon loading. 4 na 5mm. Ayan. So, ang internal cabling nga pala tayo, guys. Isa, dalawa, then tatlo. So, kung dito pumasok, yung tatlo na yan, dito lumabas yung isa, yung preno sa likod, isa. Tapos, ito yung lumabas na dalawa. Ayan. So, all internal na pala tayo, guys. Ang ganda nito. Palagay ko, wala na ako nakalimutan, guys, dito. So, ayan, guys, ang ating bike check. Ang ganda nito, guys. Napapasana all ako. Ayan. Nagkakalaga nga pala to, guys, ng 31,000 pesos. Dito yan sa Maddie's Bike Shop. Napapasana all talaga ako, guys. Imagine natin, guys, baka magkaroon tayo nito. Baka maswertihin tayo. So, ilalagay ko na lang sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number, at yung Google Maps sa mga gusto mag-avail nitong Sagmit Demon C85, 31,000 lang to, guys. So, tumatanggap din sila dito, guys, ng home credit, bank transfer, at lalong-lalo na, syempre, ng cash. So, huwag kalimutan pinutin ang like. Mag-comment ka na rin, guys, kung ano masasabi mo dito sa Sagmit Demon C85. So, guys, sarap dito, guys. So, yan. Matutulog muna ako. Baka mapanaginip ako kung ginagamit ko ito. So, huwag kalimutan pinutin ang subscribe button, guys. Road to 6,000 na tayo. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Kita-kita sa susunod na video. Paalam!